kapatid, tayo po ay tumayo at aawit po tayo sa Panginoon ngayong umagang ito. Medyo makulimlim po at gloomy ang panahon, pero naniniwala po ako na ang pagpapala ng Panginoon at ang pagsama niya sa ating pag-aawitan, sa ating pagsamba, ay ating mararanasan ngayong umagang ito. Kaya naman mga kapatid, pwede po tayong manalangin sa ating mga kinatatayuan. Huwag po nating intindihin kung may sinasabi ang ating mga katabi, ang mahalaga ikaw at ang Lord ang nag-uusap ngayon. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa isang panibagong umaga, buhay na ibinigay niya sa atin. Magpasalamat po tayo habang tayo ay nakatayo at umaawit ng pagsamba sa ating Panginoon. Kagaya ng ating aawitin, sabi doon, ang mga pangako ng ating Panginoon, ang taglay nito'y galak. Ito'y liwanag at gabay natin sa lahat ng ating ginagawa sa buhay na meron tayo. Kaya mga kapatid, patuloy nating sambahin ang ating Panginoon. Pwede kang magbangkit ng pagpupuri habang ikay nananalangin ngayon sa iyong kinatatayuan. Makasama namin sa online. Maaari ka ding manalangin kung nasaan ka man ngayon. May plano ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Sa'yo umaasa, kaibigang tapat at sandigan. Sa'yo Lord, napakabuti mo sa bawat isa sa amin.
Salamat, Lord, sa presensya mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay, sa panibagong kalakasan na taglay ng bawat isa sa amin sa araw na ito. Salamat, Panginoon, ginising mo ang bawat isa sa amin. Lord, pinupuri ka namin, itinataas ang iyong dakilang pangalan. Sa umagang ito, Panginoon, lumalapit po kami sa iyo. Nagpapakumbaba, Panginoon. Inaamin ang aming mga kasalanang nagawa. Linisin mo nawa ang aming mga puso, ang aming isip, ang aming labi, Panginoon. Pakahugasan mo kami ng kabanal-banalan mong dugo, Panginoon. Loobin mo na maging karapat-dapat kami sa pagpupuri at pagsamba sa umagang ito, Panginoon. Loobin mo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, ikaw lamang ang maitaas, ang mapapurihan sa umagang ito, Panginoon. Pagkalooban mo kami ng pusong dalisay, Panginoon. Pusong sa'yo lamang nagpupuri. Pusong sa'yo lang tumitingin, Panginoon. Salamat sa iyong mga pangako. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran. Sa walang hanggang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Hindi man kami karapat-dapat, Panginoon. Inibig mo ang bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga pangako mo. Bagaman may mga pinagdadaanan, nandun yung galak, yung kapayapaan dahil sa pangako mo sa bawat isa sa amin. Ikaw ang aming Diyos na buhay. Ikaw ang aming Diyos na walang iba, Panginoon, kundi ang mahilin kami, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo. Lord, sa mga oras na ito, samahan mo ang bawat isa sa amin. Maibigay namin, Panginoon, yung best na pagpupuri, yung best na pagsamba, Panginoon, para sa'yo. Loobin mo, Panginoon, na maging magmangusam yung ito, Panginoon, sa iyo. Maisang tabi namin, Panginoon, kung ano man yung aming mga naiisip, kung may problema man, Panginoon, maisang tabi namin, Panginoon. Wala kaming ibang matingnan, Panginoon, kundi yung mga pangako mo. Yung pangakong nagbibigay galak, nagbibigay kapayapaan sa bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat po. Dalangin po namin, Panginoon, sa mga oras na ito, ang lahat, Panginoon, ng anak mo, patuloy na kilusin mo, Panginoon. Ikaw ang bumaba, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Maranasan namin ang iyong presensya. Maging ang mga kapatira namin, Panginoon, na kasama online. Kilusin mo sila, Panginoon. Hindi po aksidente lang na sila ay nakadalo, Panginoon, online. May plano ka, Panginoon. Kilusin mo ang bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Kayang sukatin ang pag-ibig mo. Sabihin natin sa Panginoon, hindi namin kayang sukatin. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Pag-asa't kanlungan, mga
Patuloy ka namin papasalamatan, Panginoon. Batiin mo naman ang katabi mo. Happy day. Kamusta ka ngayon? Yan. Walang katabi ang tela, kaya sa likod. Yan, isang pagpapalat kasama natin ang bawat isa. Yan, sabi sa awit natin, hinahanap natin ang Panginoon. Kasi natagpuan tayo ng Lord eh. Nabasa ko po sa isang quotation na, we loved because we are loved. Nagmahal tayo kasi minahal tayo ng Diyos. Tinanggap tayo kasi tinanggap tayo ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, natagpuan tayo ng Lord. Kaya ngayon, napakasarap hanapin ang presensya niya kasi hindi tayo kontento kung wala ang presensya ng ating Panginoon. Amen! Amen! Kaya naman, naawit tayo sa Panginoon. Ibigay na natin yung best natin, yung energy. Kahit pagpawisan tayo, maganda nga pagpawisan eh. Makulimling kasi. Diba? Masarap magbigay ng best sa pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, aawit tayo sa Lord. Ibigay natin ang pinakamataas na papuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Woo! Pwede kang sumayaw. Yung mga kasama namin sa online, pwede kang tumayo dyan sa kinatatayuan na sa posisyon mo. At tayo'y aawit sa Panginoon. Woo! Umawit at magpuri sa'yo. Anong tugon natin? Unang sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka. Huwag kang mahihiya. Dakila kang talaga. Itaas ang mga kamay para sa Panginoon. Ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo. Tunay na nadarama ko. Kaya ngayon mga kapatid, pwede kang umalis sa upuan mo. Bigyan mo ng masarap na fist bump yung kasama mo. Ang banal na tahanan mo. Sige, huwag kang mahiya. Umalis ka dyan sa upuan mo. Bigyan mo ng masarap na fist bump ang mga kasama mo. At magandang ngiti habang umaawit ka. Ako'y malaya. Yan, diba? Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahang tunay na nadarama ko. Awitin natin ang buong puso para sa Lord. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagan-sagaran ang kasiyahang tunay. Kayo naman! Darama ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagan-sagaran ang kasiyahan. Minsan pa, ikaw ang hinahanap ko. Woo! Buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Opo, Panginoon, sumasamba sa'yo, sagan-sagaran ang kasiyahan. Minsan pa, huwag tayong mapagod. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagan-sagaran ang kasiyahan. Tunay na nandarama ko. Malakpakan natin ang Lord. Yan, hallelujah! Tunay nga, Panginoon, nasabik kami sa iyong presensya. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Kaya mga kapatid, itodo na natin yung energy. Ibigay natin para sa Panginoon. Sabik tayo sa presensya. Patingin nga ng mga mukhang sabik sa presensya ng ating Panginoon. Mga sabik ba? Nais mo bang maramdaman ang presensya ng ating Panginoon? Woo! O ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muli
maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. O kayo naman, ako ay narito. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Sabihin natin sa Panginoon, inaasam-asam. Panginoon, naririnig mo kaming lahat. Muling maranasan. Ako ay narito ngayon. Nananabik kami sa iyo, Panginoon. Nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Itaas ang mga kaman! Sumasayaw na nga. Ano yung sayaw? Sa galang tumatawa. Nananabik na makita muli mo pagbisita. Panginoong Jesus! Panginoong Jesus! Jesus! Malayang malaya ka. Malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko. Ito iyong iya. Woo! Paano yung sayaw? Gusto makita yung sayaw? Ako ay narito! Ako ay narito ngayon. Ano? Naghihintay. Inaasam-asam ka namin, Panginoon. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon. Nananabing na makita luwalhati ng iyong mukha. Minsan pa, mga kapatid, laksan natin! Ako ay narito ngayon, naghihintay. Woo! Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabing na makita luwalhati ng iyong mukha. O, sumayaw tayong lahat! Sumasayaw na nga. Woo! Sa galak tumatawa. Nananabing na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus! Panginoong Jesus! Jesus! Malayang malaya ka. Malayang malaya ka. Isang pa! Sumayaw tayo sa Panginoon! Sumayaw tayo lahat! Sumasaya na nga! Woo! Saga! Nananabig na makita muli mong pagbisita. Tawagin natin ang Lord! Panginoong Jesus! Jesus! Malayang malaya ka! Malayang malaya ka! Sumasayaw na nga! Parinig natin sa Panginoon! Sumasayaw na nga sa galak tumatawa. Nananabig na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus! Panginoong Jesus! Woo! Malayang malayang ka. Baguhin mo ang Baguhin mo ang buhay ko. Ito iyong ila. Woo! Lord, napakasarap pagbabad sa iyong presensya. Tunay nga, Panginoon, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay namin pagkat kami sa iyo. Panginoon, itong panahon na dapat kami manibig sa iyong presensya. Kami ay magsaya dahil ikaw ay buhay sa bawat isa. Ikaw ay kumikilos sa bawat isa at patuloy namin, Panginoon, nadadamhin ang pag-ibig mo. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Inibig mo ang bawat isa kahit hindi kami kaibig-ibig, Panginoon.
Natuto kaming magmahal dahil minahal mo kami, Panginoon. Sa'yo namin unang naramdaman yon, Panginoon. Kaya po, Lord, maraming salamat sa boses na aming ginagamit para sambitin ang pangalan mo. Sa aming mga kamay na patuloy naming itinataas para sa'yo. At sa oras na ibinibigay mo sa amin, isa yung pribilehiyo, Panginoon, para purihin ka sa Espiritu at katotohanan. Kaya, Panginoon, habang umaawit kami, gabayan mo ang bawat isa. Patuloy mo kaming yakapin, Panginoon. Kaluwalhatian, kataas-taas, ikaw ang Panginoon. Kamangha-mangha, kamangha-mangha, kay ganda-ganda, ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat, binigay mo ang Jesus, iyong nakikita.
manatili. Sa piling mo tuwina, kairami ng sinubukan, kairami ng natikmal, ngunit walang katulad. Wala kaming maitatago sa iyo, Panginoon. Walang maitatago, lahat'y hayag. Sa piling mo'y may laya, tumawa't umiyak, Panginoon. Pagbabigong pangarap na sa puso'y sumugat, biniyan mo ito ng sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag napiling ka. Diyos ako'y iyong iyo, ang puso ko'y baguhin mo pagkat ako'y uhap sa piling mo. Sa puso'y sumuga, binigyan mo ito ng tunas, babaguhin ang lahat. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag napiling ka. Diyos ako, ko'y baguhin mo pagkat ako'y uhap sa piling mo. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag napiling ka. Diyos ako, iyong iyo, ang puso ko pagkat ako'y uhap sa piling mo. Diyos ako'y iyong iyo, Diyos ako'y iyong iyo, ang puso ko'y baguhin mo pagkat ako'y uhap sa piling mo. Pagkat ako'y uhap, pagkat ako'y uhap sa piling mo. Pagkat ako'y uhap, pagkat Ephesians chapter 2 verses 1 and 4. Ito po ang sinasabi ng mga talataan. Verse 1. Noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Verse 4. Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos kami na nagpapasalamat sa isang napakalaking pribilehiyo na sama-sama kami na sumamba sa iyo
sa Espiritu at katotohanan. Sa mga oras po ito, Panginoon, hinihiling po namin ang patuloy na kapuspusan ng iyong banal na Espiritu ang siyang maranasan ng bawat isa sa amin, O Panginoon. Inaasahan po namin na kakausapin mo kami sa pamamagitan ng pag-aaral namin ng iyong mga salita at ang mga bagay na nais mong baguhin sa amin, O Panginoon, gamitin mo po ang iyong mga salita upang kami ay mapagbago nito, O Panginoon. Dinadalangin po namin ang patuloy na pagkausap mo rin sa mga kapatiran na nasa online, O Panginoon. Sila man, Panginoon, ay naglalayo na mabigyan ng kapurihan ang iyo pong pangalan sa pamamagitan ng pagtitipon nila sa kanikanila pong tahanan, O Panginoon. Father God, hiniling po namin sa iyo, Panginoon, na ang katagumpayan ay amin na po na natanggap sa pag-aaral namin ng iyong mga salita. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Kakapo na po ang kapulungan. Okay. Sa magandang maga po sa bawat isa, Merry Christmas, Happy New Year. Bak, kalain mo, no? Merry Merry Christmas, pero ilang araw na lang. Ilang araw pa. Okay. Lubos din po tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa mga pagkilos niya. Yung kahapon po ng atin pong Grand Christmas Fellowship, ang distrito po, meron pong attendance na 159, pero not sure kung lahat talaga ay nakapagpatala doon sa attendance po natin. Bagamat pagod ang naranasan ng committee headed by ang ating kapatid, si maliit pero terrible. Small but terrible. Para sa kapurihan ng Panginoon, ginampanan lahat yung committee ng affairs na ito, committee ng Grand Christmas, doon po namin nakitang muli kung paano ang Diyos ay kumilos sa bawat isa. Sa lahat po ng mga nag-sponsors sa ating iglesia, sa lahat-lahat, ang praise team, sa kanilang effort na ginawa, lubos po tayo na nagpapasalamat sa lahat-lahat ng pagpapagal na ginawa para mabigyan ng kapurihan ng ating Panginoon. Okay. Ngayon po ay nasa series po pa rin po tayo ng Aklat ng Efeso. Ngayon po ay nasa chapter 2 na po tayo. Ang talataan po na ating pag-aaralan ay mula sa verses 1 hanggang 6. Pero ang ating pong kinuha lamang na teksto ay talatang 1 at 4. Dito po sa Aklat ng Efeso, sa chapter 2, makikita po natin dito kung ano ang kalalagayan ng mga mananampalataya nung hindi pa sila nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. At noong sila ay nakakilala na sa ating Panginoon, titignan po natin dito ano ba yung kamangha-manghang pagkilos ng Diyos at kanyang ipinakita ang kanyang biyaya sa mga mananampalataya. Ang tema po ng ating pag-aaral, God's Amazing Grace. God's Amazing Grace. God's Amazing Grace. Paano po natin nakikita ang kamangha-manghang biyaya ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko? Ano po ba ang kalagayan natin noon na at karapat dapat ba talaga tayo na bigyan o ipagpaglaanan ng Panginoon ng kanyang biyaya? Mula po sa tanong na ito, na dalawang bahagi ng ating pag-aaral, ang kalagayan natin noon at paano ipinakita ang kamangha-manghang biyaya ng Diyos. Siguro po, marahil ang bawat isa sa atin, kung atin pong babalik tanawin ang atin pong kalagayan nung hindi pa po tayo mananampalataya, kung meron dito na ito yung buhay mo, parang ika nga, wala naman yatang ganun sa atin na
Ika nga parang patapon na ang buhay mo, pero nung natagpuan ka ng Panginoon, ganoon mo nakita kung gaano ka kamahal ng ating Panginoon. Tignan po natin sa mga talatang 1 hanggang 3, ano ba ang kalagayan natin nung hindi pa tayo mananampalataya? Una, tignan po natin. Ang kalagayan natin noon, walang buhay. Walang buhay, sabi doon sa talata, noong unang mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Noong unay mga patay kayo sa inyong pagsuway at mga kasalanan. At dahil walang buhay, nangangulugan ito na ikaw at ako ay patay. At ang katotohanan, para bang sa pelikula, or hindi ko naman po napanood yun, yung isang title sa pelikula na We Are Walking Dead, The Walking Dead. Buhay tayo physically, pero spiritually, patay tayo na namamayan dito sa daigdig na ito. Patay tayo, anong kadahilanan? Noong unay mga patay kayo, dahil saan? Sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Kung bakit ang bawat isa po sa atin, walang saysay ang buhay po natin sapagkat noon, wala tayong personal na relasyon sa Panginoon. At dahil ikaw ay walang buhay, tayo ay patay, we are dead physically, or makararanas tayo ng kamatayang physical, spiritual, at eternal. Ang physical, pagwalay ng ating kaluluwa o espiritu sa ating physical body. Ang spiritual death ay pagkawalay nito sa presensya ng Diyos. At ang eternal death ay walang hanggang kamatayan doon sa apoy ng impyerno. Ito ang ating kalagayan nung wala pa tayong pagkakilala sa ating pong Panginoong Hesus Kristo. Tayo po ay walang buhay. Ibig sabihin, tayo po ay mga patay sa harapan ng ating Panginoon. Pangalawa, na ating pong kalagayan noon, walang kalayaan. Walang kalayaan. Bakit po? Sabi doon sa verse 2, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutang ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nagahari sa mga taong suwail. Sabi diyan sa talata, bakit wala kang kalayaan? Nung hindi pa tayo nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo, kaya wala tayong kalayaan, ang nasusunod sa atin ay kung ano ang ipinagagawa ng kaaway sa ating buhay. Sinusunod natin noon ang masamang takbo ng sanlibutang ito. Kung sinusunod natin ito, mga kapatid, wala tayong laya na piliin ang kung ano ang tama. Bakit? Patay nga po tayo spiritually sa harapan ng atin ng Panginoon. At hanggat hindi kumikilos ang Diyos, at hanggat hindi nakakakilos ang Diyos sa buhay po natin, mananatili na tayo po ay patay spiritually. Pero kung ang Diyos, habang tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, habang ikaw ay binabahagi na ng salita ng Diyos, noong panahon na wala pa tayong kaalaman sa salita ng Diyos, noong panahon na mayroong mga tao na nagsishare sa atin ng gospel, kumikilos unti-unti ang Diyos hanggang sa ikaw, ako ay katagpuin ng Panginoon at tawagin niya mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Na noong araw, sabi nga, wala tayong kalayaan na gawin ang tama sapagkat tayo po ay napapailalim sa gawa ng kaaway. Okay. Sinusunod natin, napapailalim tayo sa prinsipe ng kasamaan. Kaya po mga kapatid, sa buhay ng bawat isa sa atin, maranasan po natin na
tunay na paglaya na nagmumula sa Panginoon. At hindi po ang kalayaan na sinasabi na kapag ikaw ay ito po ah, hindi po assurance na kapag nag-church ka, pag na-born again ka, hindi na tayo makararanas ng iba't ibang mga pagsubok. Hindi po assurance yun. Pero ang tinitiyak po natin na kapag dumarating ang mga pagsubok sa mga mananampalataya, alam mo kung sino ang iyong malalapitan. Alam mo kung sino ang iyong sasampalatayanan upang ikaw at ako ay magtagumpay lahat o doon sa lahat ng gawa ng kaaway sa ating pong buhay. Kaya po mga kapatid, ang kalayaan na nagmumula sa atin ng Panginoon ay pang walang hanggang kalayaan. At yung pangatlo, ang sabi diyan, ang kalagayan natin noon, wala tayong pag-asa. Walang pag-asa. Sabi dun sa talatang 3, Ephesians chapter 2 verse 3, dati tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pitan ng laman, sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuotan ng Diyos. Kinapuotan ng Diyos. Ang mga walang pagkakilala sa Panginoon, kung wala po tayong personal na relasyon sa Panginoon, nananatili ang puot at galit ng Diyos sa atin sapagkat ang kasalanan ang siyang nananalaytay sa atin, doon po tayo napapasakop, doon tayo napapailalim, at doon tayo sumusunod lagi. Sinusunod po natin yung kaaway. Si Satanas and his cohorts, ito ang gawin mo, ito ang gawin natin. Noon po iyon, wala tayong pag-asa. Walang pag-asa. Bakit walang pag-asa? Dahil nga po, tayo ay mga patay spiritually, wala tayong laya na piliin kung ano ang dapat na mangyari sa atin. Ito ang dahilan kung bakit wala tayong pag-asa. Wala tayong personal na relasyon sa Panginoon. At nais ng Diyos na ang kanyang puot ay mawala sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nakita natin mga kapatid, ito yung kalagayan natin noon nung hindi pa tayo tinatawag ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Mula sa pagiging alipin ni Satanas, at ngayon ay alipin ng ating Diyos na buhay. Ngayong ikaw ay nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, paano niya ipinakita o paano ipinakita ng Diyos ang kanyang kamangha-manghang biyaya? Paano kaya ipinakita ng Diyos ang kanyang kamangha-manghang biyaya? Tignan po natin ang ilan sa definition ng salitang grace. The amazing grace of God. Galing po ito sa salitang Griego, ang grace na charis. Always has the idea of favor, even of unmerited favor. Yung bang hindi ka karapat dapat na bigyan ng pabor ng Diyos, pero ibinigay sa iyo, ano ang nagbubunsod noon? Ang nagbubunsod sa kanya, walang iba kundi ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Generally, the word grace refers to love of God as it relates to man's salvation through Christ. Makikita natin dito mga kapatid, pag pinag-uusapan ang salitang biyaya ng Diyos, ang kagandahang loob ng Diyos, tumutukoy po ito ng kanyang dakilang pagmamahal para sa iyo at sa akin. At may kinalaman po ito sa kaligtasan ng tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Grace also, sabi ni Sire, grace is kindness or favor, next slide, or favor which bestows upon one what he has not deserved. Katulad po ng definition dun sa una,
hindi ka karapat-dapat na pagkalooban ng kagandahan loob ng Diyos. Hindi ka karapat-dapat, ako, hindi karapat-dapat na bigyan ng biyaya na nagmumula sa atin ng Panginoon. But sabi ni Sire, kindness or favor which bestows upon one what he has not deserved. Bakit hindi tayo karapat-dapat? Bakit ang bawat isa sa atin ay hindi karapat-dapat na pagkalooban ng kanyang biyaya, ng kanyang kagandahan loob? Naalala po natin yung tatlo, tayo po'y mga patay spiritually. Walang buhay, walang kalayaan, at walang pag-asa. We deserve na ang bawat isa sa atin, deserving tayo dun sa kapahamakan. Yung naghihintay sa atin doon sa apoy ng impyerno, iyon yung talagang kahahantungan po natin. Pero tignan po natin ang paano ipinakita ng Diyos ang kanyang kamangha-manghang biyaya. Una, inibig niya tayo sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Inibig niya tayo sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Sabi diyan sa verse 4, subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya para sa atin. Mga kapatid, kung lagi po nating iisipin na ito yung kalagayan natin before at ngayon ito na ang kalagayan mo, wala tayong effort na ginawa upang makatanggap ng kanyang biyaya, ng kanyang kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat we do not deserve yung kaligtasan, hindi tayo deserving doon. Pero napakasagana, sabi ng talata sa 4, napakasagana, napakadakila ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin na kahit ikaw at ako ay punong-puno ng kasalanan, kaya pala tayong tanggapin ng Diyos. Alala niyo po yung prodigal son na sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan, inamin niya na siya'y makasalanan, ang anak na ito, ang bunsong anak na ito, inamin niya ang lahat ng kanyang kasalanan at sa kanyang pagtatanto, napag-isip-isip niya, babalik ako sa aking ama. Kahit na ako ay kumain ng ipinakakain doon sa kanyang mga alagang hayop, basta babalik ako sa kanyang ama. Mga kapatid, before ang kalagayan natin, nakita natin ang ating sarili punong-puno ng kasalanan. Pero nung ikaw ay nagbalik loob sa Diyos, ang bawat isa sa atin, hindi po nagdalawang isip ang Diyos na ang kanyang mga kamay para bang ibinubo kanya ang kanyang mga kamay at nananabik sa iyong pagbabalik sapagkat inibig kanya sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Gayong ikaw ay inibig ng Diyos, hindi natin kayang pantayan, hindi natin kayang palitan o bigyan ng ano paman para masiyahan ang Diyos sa atin. Wala naman talagang makapapantay ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero ano kaya ang pwede nating gawin upang ang pag-ibig ng Diyos ay makapagpatuloy sa bawat isa sa atin? Ano kaya ang pwede po natin na ibigay sa atin ng Panginoon para sabihin natin, ito ay pagpapakita mo ng iyong dakilang pagmamahal sa atin ng Panginoon? Hindi nga po natin kayang pantayan yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero nung ikaw ay tinawag ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan, kamusta ang iyong pananampalataya? Kamusta ang iyong paninindigan
bilang isang inibig ng Diyos, paglabas natin ng iglesyang ito, nananatili na ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sa atin at ating ine-exercise sa ating pong kapwa. Pangalawa, iniligtas niya tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Iniligtas niya tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Sabi dun sa verse 5, tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay na dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Ipinapakita, mga kapatid, ang kaligtasan, wala po tayong bahagi. Para tayo o ang bawat individual ay magkaroon ng tinatawag na kaligtasan o makamit natin ang kaligtasan. Hindi tayo nag-effort at ang tanging effort lamang o ang tanging bahagi po natin dito, mga kapatid, nagkasala tayo. Mga makasalanan ang bawat isa sa atin. At dahil makasalanan tayo, nagaanap ang Diyos at alam niya kung sino ang kanyang ililigtas. Iniligtas niya tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Ipinapakita, mga kapatid, lahat ng effort ng tao, ang good works, pagiging relihiyoso, pagiging kilalang kilala sa pamayanan, mataas ang pinag-aralan, lahat ng ito ay hindi passes para tayo ay maligtas. Tanging pananampalataya sa natapos na gawain ng ating Panginoong Hesukristo, iyan ang makapagliligtas sa bawat isa sa atin. Iniligtas niya tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Sabi ni Matthew Henry, ang kanyang definition ng grace, grace is the free, undeserved goodness and favor of God to mankind. Grace is the free, undeserved goodness and favor of God to mankind. Sabi niya, ni Matthew Henry, ang biyaya, ang kagandahang loob ay libre at yung undeserved goodness and favor of God kanyang ibinigay sa sansinukob. Subalit, ang sino mang sasampalataya ay makararanas ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Tuwing sasapit po ang December 25, not exactly na kapanganakan ng ating pong Panginoong Hesukristo, ang best gift na pwede yung nating matanggap is the gift of life na nagmumula sa ating pong Panginoong Hesukristo. Iniligtas niya tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. At pangatlo, paano ipinakita ng Diyos ang kanyang biyaya o yung kamangamanghang biyaya ng ating pong Diyos? Muling nabuhay mula sa ating espiritual na kamatayan. Muling nabuhay mula sa ating espiritual na kamatayan. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, sa verse 6, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Paanong hindi mo makikita ang kamangha-manghang biyaya ng Diyos gayong pinulot tayo sa napakaruming kalalagayan po natin, we don't deserve doon sa kaligtasan na inaalok ng Diyos. Pero eto, mga kapatid, binuhay tayo mula sa ating espiritual na kamatayan. Dahil po yan sa pananampalataya na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, kung titignan po natin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos, kung tinitignan mo, mga kapatid, na ang Panginoon ay iniligtas ka mula sa kalipunan, mula sa daigdig na ito,
ikaw ay isa sa pinili niya. At nung ibinigay sa iyo ang kaligtasan na nagmumula sa Panginoon, ito'y nangangahulugan na ikaw ay binuhay mula sa mga patay. Yung spiritual life na meron ka, yung buhay na walang hanggan o yung eternal life na meron ka, mga kapatid, iyan ay ilan lamang sa napakaraming kamangha-manghang biyaya ng Diyos na ating pong natanggap. Bakit hindi tayo lubos-lubusan na makapaglingkod sa Diyos? Sabi nga kahapon, kung tayo po, mga kapatid, nakararanas ng mga pagsubok and then patuloy tayo ng palayo ng palayo sa Panginoon, hindi pa natin lubusan na nauunawaan kung gaano talaga tayo inibig ng Diyos. Kung hanggang ngayon ay parabang patumpik-tumpik pa rin tayo sa mga paglilingkod na ginagawa natin sa atin ng Panginoon, maaring hindi pa po natin lubos-lubusan nakilala na alam kung gaano tayo inibig ng atin ng Panginoon. Sapagkat kung alam po natin kung gaano kalalim at dakila ang pagmamahal ng ating Diyos sa atin, na ibinigay niya ang kanyang buhay, ibinigay niya even his life dun sa krus ng Kalbaryo, marahil hindi sasagi sa isipan natin na hindi ako maglilingkod, na hindi ako magpapatuloy ng paglilingkod sa Diyos, kundi ang nagbubunsod sa atin ng katiyagaan ng paglilingkod natin sa ating Panginoon ay ang dakilang pagmamahal na ibinigay niya para sa iyo at para sa atin. Kaya po mga kapatid, anumang uri ng kasalanan, anumang uri ng gawang kasalanan, unti-unti, ang conviction ng banal na Espiritu sa atin, ito po yung sinusunod natin. Na anumang gawa ng kasalanan, hindi tayo magpapatuloy sapagkat hindi ito ang layunin ng Diyos sa atin. Tinawag tayo, isipin po natin, tinawag po tayo mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Kaya po ang lahat ng uri ng gawang kasalanan, ito po'y unti-unti na inaalis ng mga mananampalataya sa tulong ng ating Panginoon. Hindi po natin kaya. Sa sarili po nating kakayanan, hindi natin kaya. Pero salamat sa Diyos. Binibigyan po tayo ng katiyagaan na magtagumpay sa lahat ng alok ng kaaway. Tandaan po natin mga kapatid, ang pagiging mananampalataya ay hindi lamang sa loob ng iglesia. Paglabas po natin dito, doon po nag-a-activate yung pagiging Kristiyano natin. Ang ibig kong sabihin, yung pong mga bagay na natutunan po natin sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos, ang pagsasakatuparan po nito, paglabas po natin ng gate ng bulwagang ito. Mananatili pa rin ba na kung paano tayo mangusap, kinagigiliwan ba ang mga pangungusap po natin? Maring dito sa loob ng simbahan, loob ng bulwagang ito, kagiliw-giliw ang mga pananalita po natin. Pero paglabas po natin ng bulwagang ito, kumusta ang ating mga pag-uugali? Kumusta ang mga nais ng Diyos na alisin ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa ating mga pag-uugali? Pero sinasabi natin, salamat, inibig ako ng Diyos. Paglabas natin, hindi natin kayang ibigin yung tao na nakagawa sa atin ng pagkakamali. Nasaan yung pag-ibig na sinasabi natin, Lord, mahal na mahal kita? Sabi dun sa Book of John, di ba? Makikilala nila na tunay na kayo yung mga alagad niya kung meron tayong pag-ibig at ginagamit natin itong pag-ibig na ito sa ating pong kapwa. Kumusta po tayo, mga kapatid? Sa ating pong challenge, gayong ikaw ay inibig, iniligtas, at binuhay muli mula sa kamatayan, magpatuloy ka sa tungo
sa kaluguran ng Panginoon at hindi sa walang katuturan. Kiniklaim natin, Lord, salamat sa iyong dakilang pag-iibig, sa iyong pagliligtas, sa iyong pagkabuhay na muli sa akin mula sa kamatayan. Sa oras na ito, Panginoon, tulungan mo ako na magpatuloy tungo sa kaluguran ng kanyang pangalan at hindi sa kawalang katuturan. Hindi mo kaya sa sariling kakayanan. Hingi tayo ng tulong sa Diyos. Hingi tayo ng tulong sa Diyos na, Lord, bawat araw gusto kong pagbulay-bulayan ang iyong dakilang pag-ibig. At dahil sa dakilang pag-ibig na ito, ito yung laging magbubunsod sa iyo. Kung paano ka magsiserve sa Diyos ng lubos-lubusan. Kung paano ka magsiserve sa iyong kapwa, sa iyong mga kapatid ng lubos-lubusan. Upang maparangalan ang pangalan ng ating Panginoon. Nawa po, sa umaga pong ito, makita po natin ang amazing grace ng Diyos. Ganoon ka mangha, ganoon ka sobrang kamangha-mangha ang biyaya ng ating Panginoon. Kaya ikaw ay narito, kaya ikaw ay nagpapatuloy ng mga paglilingkod sa ating Panginoon sapagkat ang dakilang pag-ibig ng Diyos iyong nauunawaan. Father God, maraming salamat sa iyong mga salita na aming pong pinagbulay-bulayan. Hiniling po namin sa iyo, Ama, may sa katuparan po namin ang mga bagay na aming pong natutunan. Makapagmahal kami ng aming pong kapwa, lalo na sa loob ng aming pong tahanan, palabas ng aming pong tahanan, maging ang aming pong pagmamahal sa aming pong kapwa ay ma-exercise po namin. Ang pag-ibig na ine-exercise po namin, o Panginoon, sa aming kapwa ay nagmumula sa iyong dakilang pagmamahal. Kaya po sa mga oras pong ito, o Panginoon, aming hinihiling sa iyo na lagi mo kaming bantayan. Saan mang mga pagkakamali, o Panginoon, ituwid mo kami, o Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Salamat na sa kabila noon, iyon yung naging kalagayan namin, o Panginoon, ang nagbubunsod ngayon upang makapagpatuloy kami ng lubos-lubusan ng mga paglilingkod ay ang iyong dakilang pagmamahal. Salamat. Tunay na kamangha-mangha ang iyong biyaya at iyong kamangha-mangha na yon na biyaya na iyon, o Panginoon, ibunsod mo kami sa mga paglilingkod na ikaw ang isang napararangalan. Maraming salamat. Binabalik po namin sa iyo ang lahat ng kapurihan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po. Tayo po'y manalangin para sa ating mga ikapatando. Lord, pinupuri, sinasamba ka po namin sa umagang ito. Lord, sa oras pong ito, kami po'y magbabalik ng aming mga ikapatando. I-bless mo po ang mga ito at loobin mo, Lord God, na magamit ito sa mas ikalalago pa ng aming iglesia. Lord, gayon din naman po, salamat po sa buhay ng mga kapatid kong ito na siya magbabalik ng kanilang mga ikapatando. I-bless mo po sila, ang kanilang mga trabaho, negosyo at maging ang kanilang pamilya. Gayun din naman po, Lord, ang mga kapatiran ko po na siya naghahanap ng trabaho, kayo po nawa ang magbigay sa kanila ng trabaho na nararapat sa kanila. Yung trabaho, Lord God, na hindi makakapaglayo sa relasyon na meron kami sa iyo. Lord,
Salamat po dahil hindi mo kami pinagkukulang sa araw-araw, financially man po ito o hindi. Lord, sa pagbabalik po namin ng aming mga ikapatandog, ang iyong pangalan lamang po ang siyang maitaas at maparangalan. Sa iyong pinakamataas na papuri at pagsamba, in Jesus' name I pray, amen. Di magkukulang sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala lang ang mahihiling pa. Pagkat ikay sapat na, ikay sapat na. Isa sa atin. At habang merong naghihilutan din sa kalimutan. Yan. De, may note po ako eh. Yan. Yan. Sa mga oras pong ito ay matutunghayan natin ng isang tanging bilang ng isa nating kapatid na fresh pa sa kanyang pagkapanalo ng third place. Third place po. Ng third place po sa kategoryang solo competition na ginanap ko kahapon sa District Grand Christmas Fellowship na may temang Himig ng Pasko. Yan, sasabihin ko palang palakpakan natin. Palakpakan po natin si Kuya Jeremy Bautista. We never realize a baby boy one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We are the reason that he gave his life. We are the reason that he suffered and died to a world that was lost. He gave all he could give to show us the reason to live. And as the years went by, we would learn more about gifts, the giving of ourselves, and what that means. On a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain. Because of love, all because of love. And we are the reason that he gave his life.
we are the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. I finally found the reason for living. It's in giving every part of my heart to Him. In all that I do, every word that I say, I'll be giving my all just for Him. For Him. The reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. We the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. God be the glory. May note po ako, yan. At mula nga po sa inawit ni Kuya Ime, mula po doon sa lyrics ng kanta, sabi ay, I finally found the reason for living. It's in giving every part of my heart to Him. In all that I do, every word that I say, I'll be giving my all just for Him. For Him. Yan. Dahilan po upang ang ating mga kapatid ay magdeklara ng kanilang pananampalataya sa ating buhay na Diyos at sa paggagawad po ng Certificate of Water Baptism, tinatawagan ko po si Pastor Ned. Susunod na ako mag-special number dun eh. Ikaw naman eh. Wag na lang. Okay. Salamat Kuya Emi. Kuwang-kuwa mo yung mga turo ko sa iyo, yung mga ganyan-ganyan. Galing-galing. Thank you. Mga kapatid, nais po natin ipahayag sa bulwagang ito ang ating pong mga bagong kapatid na nagpahayag ng kanila pong pananampalataya sa pamamagitan ng tinatawag na water baptism. Nais po natin kilalanin ang mga sumusunod. Ito po ang nakalagay sa certificate at paalaala. Ito pong certificate na ito ay hindi passes para po tayo ay maligtas. Ha, wag po ah. Hindi ito dadalhin sa langit dahil tingnan niyo, baptize ako. Hindi. Hindi yan nakapagliligtas. I am Redeemer and Master Evangelical Church Incorporated. Balibago, Lian, Batangas. Certificate of Water Baptism. This certifies that sister pangalan or brother, upon confession of faith in the Lord Jesus Christ, was publicly baptized in obedience to our Lord's command on this 23rd day of April 2022 at Malaruhatan Country Club, Barangay Malaruhatan, Lian,
Batangas, in the presence of witnesses, ang ating pong chairperson, Mami Carol, ang resident deaconess, Jack LB, at ang resident worker, ang Pastor Nell. Ating pong tawagin ang Sister Mylin Camosa. Wala po siya. Okay. Sister Jasiel Colleen S. Chavez. Mami Carol. Sister Sarah Joy B. Chavez. Sister Raquel M. Custodio. Wala po sila. Parang graduate lang, ano? Brother, ay, sorry. Brother Bren Allen B. Herrera. Sister Gregoria D. Nasire. Brother Austin Liam Sanchez. Wala po sila. Brother Janelle David C. Sanchez. Brother Elijah Mikarov C. Tabao. Dalawang batch po ang atin pong water baptism. Nito pong April at ito pong November 30. Ito pong November 30 ay sina Sister Jenaya B. Almarez. Alis ng ano? Christmas. Napalis ito. Sister Jillian C. Aquino. Sister Rochelle M. Asombrado. Sister Kislev Joy B. Baskugin. Sister Mary Joy S. Bautista. Sister Victorina S. Bautista. Wow. Nalaman nyo na ang pangalan, ano? Nagkakabulgaran pala pangalan pagka ganito eh. Kamag-anak nyo si Sister Gregoria, ano? Sister Kate Naftali Gregorio. Wala po siya. Kamag-anak din yon ng Victorina, si Naftali. Sister Rosario A. Olgado. Yan, baka kamag-anak din yan, Rosario. Sister Ella Quesed C. Tabao.
maganak din ba ito? Hindi siguro, no? And Sister Cecil I. Valdez. Congratulations, mga kapatid. God bless. Nice po nating kilalanin ang presensya at salamat. Ang ating pong kapatid na Kuya June ay mula kasama na po natin ngayon muli. Salamat sa pag-iingat ng ating Panginoon sa kanyang paglalakbay. Kasama din po natin ngayon ang Ate Mariel na classmate po ni Kuya Jeremy noong high school. Salamat Ate Mariel. God bless. Welcome pong muli kay Kuya June Bekeneme. Ako dapat magwe-welcome, inunano ko ni Pastor. Yan. Ay, pala. Welcome pong muli. Yan. Nagbago na po tayo ng background. Paskong-pasko na po tayo. Ani, next agad. Yan. Ah, sige na, next na. Prayer meeting po natin sa December 13. Ang presider po ay si Ma'am G. Opening prayer po ang Ate Janet. At ang speaker po natin ay si Ate Iris. Yay! December 17 to 18 cleaners, Bakilias, Chavez, Custodio R. De Los Reyes, and Sanchez family. At next Sunday po, December 18, ang opening prayer po natin, si Kuya Osef. Offertory prayer po, si Kuya Ash. At ang speaker po ay si Pastor Nelbin. At yun po, napagkasunduan. Yung sa meeting po ng LCC noong Sunday, tayo po ay magkakaroon ng Christmas Fellowship sa Tuwi. At sa gaganapin po ito sa December 17, 2022. Araw ng Sabado. Yan. At malalaman po natin kung kakasya pa sa L3 ang mga gusto pong sumama. At ang ating pong simbang gabi ay sa December 21 to 23, 2022 at tuwing 6 p.m. po. Dito po tayo sa church. At ang ating pong Christmas Fellowship, ang IRM Balibago, ay sa December 25, 2022. After service po yun. Ready na po ba ang inyong mga pang-exchange gift? Pwede na pong magbunutan kung kayo po ay ready na. Okay, at happy birthday po kay Kuya Allen. Bukas na po to. Sinusunod? At si Ate Janet sa 13. Kaya pala umuwi ang Kuya John. At sa 17 po ay si Rachel. Yan, marami pong salamat. Yung sa savings po, yan naman po ay ongoing. Yan naman po ay hanggang next year pa. Kaya pwedeng-pwede pa po. Yan lang po. Okay. Sige po.
Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin po natin ang doxolohiya. To God be the glory. To God. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinapasalamatan sa iyo pong malayang pagkilos sa amin pong pagsamba. Aming dinudulog, Panginoon, sa iyo ang mga kapatidan po namin na hindi po namin nakasama ngayon, anuman ang kadahilanan nito, Panginoon, nawa po naka-online sila at makapagpatuloy ng mga pag-aaral ng iyo pong mga salita, O Panginoon. Aming hinihiling, O Diyos, ang iyo pong pagkakaloob ng kagalingan mula sa karamdaman ni Gabriel Jai Falses. Hinihiling po namin ang lubos na pangunguna mo sa batang ito, O Panginoon, at makaranas ng iba yung kagalingan na nagmumula po, Panginoon, sa iyo. Dalangin din namin sa iyo, Panginoon, ang Tia Lina na sa resulta ng biopsy, ang iyo pong pangunguna nawa, ang iyo pong mapagpalang makapagpagaling, O Panginoon, ay maranasan ng Tia Lina. Hiniling po namin sa iyo, Ama, na ayon sa iyo pong kalooban, yung bukol na kinuwanan ng laman sa kanya pong bibig, O Panginoon, kung loobin mo at hiniling po namin sa iyo na loobin mo na hindi ito cancerous, O Panginoon. Hiniling po namin ang provision mo sa kanila pong mga pangailangan at anuman ang iyo pong kalooban, hiniling po namin na patuloy na makapagpasakop ang pamilya sa ninanais mo, Panginoon. Dinadalangin din namin sa iyo, O Diyos, ang Atiyesa, ang patuloy na paggaling at mabilis na recovery ang maranasan po niya mula po doon sa kanyang pagkaka-opera dahil sa ectopic pregnancy, O Panginoon. Panalangin po namin sa iyo, O Diyos, ang patuloy na pagkakaloob mo ng kapayapaan, kagalingan, at higit sa lahat ang personal na relasyon ng buong pamilya, patuloy nawa na maranasan nila, O Panginoon. Idinadalangin din namin sa iyo, Panginoon, at lubos na ipinagpapasalamat ang kagalingan na ipinagkaloob mo kay JM. Salamat, Panginoon, sa pagkilos na ginawa mo, Panginoon, sa kanya mula sa kanyang naging karamdaman, O Panginoon. Ganon din, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa katugunan at pagpapagaling mo kay Jack Blen, O Panginoon, nitong nakaraang Lunes or Tuesday, O Panginoon, ay nakaranas ng karamdaman at naranasan, O Diyos, ang mga pagkilos mo, Panginoon, sa kanya pong buhay. Salamat, O Diyos. Papasalamat din kami, Panginoon, sa lubos na pag-iingat na ipinagkaloob mo kay Kuya Jun sa kanya pong paglalakbay pauwi ng Pilipinas po, O Panginoon. Aming Panginoon na ibinabalik ang lahat ng kapurihan na ang mga pagkilos mo na ginagawa sa kanya pong buhay ay ganun na lamang po, O Panginoon. Father God, amin din po na idinadalangin sa iyo ang iglesyang ito, O Panginoon, ang mga activities, ang simbang gabi, ang Christmas party sa Tuwi Mission, maging ang Christmas party sa IRM Balibago. Hiniling po namin sa iyo ang provision mo sa pangangailangan ng iglesyang ito, O Panginoon. Ang committee na siyang mangunguna
para maisakatuparan ang gawain nito, O Panginoon, patuloy na pagkalooban mo ng kalakasan, kalunungan, at kanila po na maisaayos ang lahat ng mga dapat po nila na gawin, O Panginoon, upang mabigyan ng karangalan ang iyo pong pangalan. Ang pakikipag-isa ng mga kapatiran sa mga nasabing gawain, O Panginoon, lubos kami na nagpapasalamat, O Panginoon. Father God, sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay, patuloy nawa na maranasan ng bawat isa sa amin ang iyong mayamang pagpapala at benediksyon. Mga kapatid, sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos amang nasa langit at ang pakikipisa ng Santong Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 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 Magandang umaga po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Bata po na nakalista sa akin para sa exchange gifts. Sa Sunday na po tayo magpalabunutan para sa mga anak niya. 100 pesos lang po ang exchange gift ng mga bata. Ano po? So next Sunday na lang po, kukunti po yung naririto ng mga bata ngayon. Okay, mayroon daw po Sunday school.